What is up, YouTubers? Magandang araw, mga ka-DIY. Alex na naman nagbabalik para sa ating panibagong video. Habang ginagawa natin yung ating boombox speakers, ang video na to ay para sa mga taong nag-uumpisa pa lamang or mga baguhan na nais makatipid sa setup gamit ang isang integrated amplifier. Ayan, guys. At mayroong pampaganda ng tunog. Pwede kayong mamili DXB Equalizer at DXB Sound Enhancer Extreme Plus. So, i-share ko naman sa inyo yung ating connection kung paano makatipid sa sound setup. At bago tayo magpatuloy sa mga bago pa lang, guys, sa ating channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Ayun, guys, pakiclick niyo rin notification bell right down below para ma-notify kayo sa ating mga susunod na bagong upload na videos. At syempre, pakilike and share rin para makapagbahagi tayo ng konting kalaman sa iba. Okay, guys, so depende na sa inyo kung ano yung budget nyo. At ang presyo ng DXB Enhancer ay 3.5. Ito namang DXB Equalizer na Digital Spectrum ay 8.5. Okay, at ang tinamang amplifier na Joson Jupiter ay may presyong 7,499. Okay, guys, yan ay online price, hindi kasama ang shipping fee. So ngayon, tuturo ko sa inyo na kung saan kakunti lang na nakakaalam, lalong-lalo na sa mga baguhan at nag-uumpisa pa lamang. Okay, guys, kung paano tayo magkaroon ng subwoofer at mid-high gamit ang isang amplifier. Okay, so tuturo ko yung simpleng wirings. Okay, guys, let's go! Kailangan natin yung cable, syempre. So kailangan natin ng RCA to 3.5mm. Yan. Okay, isa lang. At syempre, kailangan natin ng RCA to XLR male. Okay. RCA yung dulo. Okay, guys. Yan. Okay, channel 1. Out. Yan. Out tayo. Out. Papunta naman sa in. Input A ng ating amplifier. Ayan. Okay. At pagdating naman sa channel 2, so ibabypass natin yung channel 2. Koconnect tayo sa sub-bus output. Ayan. So sa R tayo koconnect. Okay. So dahil nga subwoofer yung pagaganahin natin sa kanan. Okay. So dito tayo koconnect sa R. So, binaypas natin yung full range output sa channel 2. Ayan, dahil nga nag-isa yung ating amplifier. Okay, tapos connect natin dito sa ating input B naman ng ating amplifier. Ayan. Okay, so ganun lang kasimple. So, ngayon naman, yung input naman papunta sa ating player. Okay, so gamit tayo ng Android phone at isasaksak natin sa 3.5mm ng ating smartphone. Okay. Okay, so ngayon naman, yung puti, ayan, isasaksak natin sa input naman ng ating enhancer. At yung ating red naman ay isasaksak natin sa input, okay, ng channel 2 naman ng ating enhancer. Okay, so ngayon magkadikit sila. Ayan, ang humiwalay lamang yung ating output. Okay, pagdating sa input, channel 1, channel 2 nakakonek yung ating input. Ayan. At ang binaypas lamang natin yung out ng channel 2. Okay, sa input, same standard. Okay, pagdating sa output naman, channel 1 output at sub-output yung pinagana natin. Ayan, papunta sa ating amplifier. So ngayon naman, saksak natin to sa ating Android phone, sa ating player. Ayan. Okay, so kung gagamit kayo ng mixer, ayan, kailangan nyo ng cable na papunta naman sa mixer na 1 port or PL jack. Okay. Okay, pagdating sa ating speaker, dahil sa okay, guys, so pagdating sa ating speaker, sa ating subwoofer,
Ayan, so dahil sa B ang input na connect ang ating sub out galing sa ating enhancer. So dito tayo connect sa B, speaker output ng B naman. Okay, so suksok lang natin. At siya nga pala nakaparallel yung ating dual sub. Okay, ang total output nito or ang final impedance ito ay 4 ohms dahil meron tayong dalawang 8 ohms. Ayan, saksak natin. At pagdating naman sa ating mid-high, so nakaparallel din lahat. At meron tayong total impedance or final impedance na 4 ohms din. Okay? So huwag tayong bababa sa 4 ohms. Ayan, so para hindi mahirapan yung ating amplifier. Alright. Okay, so na-connect na natin yung ating speakers. So okay na lahat. Okay mga ka-DIY, so napapansin nyo nakapatong tayo sa ating subwoofer. Gumamit tayo ng spacer na malambot na bagay or na parang foam. Ayan, so para maiwasan natin yung vibration sa ating mga equipment. Okay, so dahil sound test lang naman ito, ayan, so okay na yung ganito. So pero pag permanente, mas maganda nakahiwalay or hindi nakapatong yung ating mga equipment. Sa setup pala natin na to, sa channel A volume ang mid-high natin at magiging channel B volume naman yung ating subwoofer, yung sa gitna ito. At mayroon tayong 1,600 watts max para sa ating sub or mid-bass. Okay, so na-test natin yung ating DXB Enhancer Extreme Plus gamit yung ating integrated amplifier. So ngayon naman, connect naman natin yung ating DXB Equalizer 231 Spectrum Digital Analyzer. So off muna natin. Okay mga ka-DIY, so ngayon naman connect natin or subukan naman natin yung ating equalizer gamit yung ating integrated amplifier matapos natin i-test yung ating Enhancer Extreme Plus ng DXB.
Okay, so tanggalin natin yung ating speakers para malinaw. So, kabit na lang atin ulit. So, sa pagdating sa speaker, same connection, walang pinagbago. Ayan, okay. Okay, sa pagkakataong ito, ang kailangan natin, gagamit naman tayo ng XLR male to 1-port PL or 1-port jack. Okay, saksak natin. Magsimula na tayo sa amplifier. So, B. Red. Ay. Input A. Input B. Ayan. Okay, at pagdating naman sa ating equalizer, sasaksak tayo sa output left. Ayan. Yung ating input A naman galing. Output left. At pagdating naman sa output right natin, okay, imbis na dito tayo sa output right, sasaksak na equalizer, sa sub output tayo magsasaksak, okay, at yung kabila naman yung ating mid high, okay, dito tayo sa sub out, yung red, ayan, so dito tayo sa red, pagdating sub out. So pagdating sa ating input, standard, ayan. Yung right natin, yung red. At left, yung puti. Ayan. Okay. So, input left, input right. Output left, output right. Papala sa ating sub. Okay. Sa ating mid-high naman, yung left. Okay, guys. So, ganyan lang kasimple. So, ngayon, connect natin ulit yung ating speakers. At dapat pala ang setting natin ay stereo. Okay, so independently, magalaw natin yung volume control, left and right. Okay, yung ating namang sob ay saksak lang. Pansamantagal. Okay, so balik natin itong input. Okay, so ganyan lamang kasimple yung ating connection. Yeah.
Okay mga DIY, so hanggang dito na labang yung ating pagtetest. At maraming maraming salamat sa mga nanood hanggang sa uli. Ayun guys, so napakinggan natin yung ating sound test or pagkakaiba at comparison ng ating DXB Enhancer at ating DXB Equalizer. Okay guys, so please comment down below kung ano yung nagustuhan yung setup sa baba. Okay guys, at bago tayo tuloy yung magtapos, sa mga bago pa lang guys sa ating channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. And guys, pakiclick nyo yung notification bell right down below para ma-notify kayo sa ating mga susunod na bagong upload na videos. At syempre, pakilike at share rin para makapagbahagi tayo ng konting kalaman sa iba. Ayan guys, so para sa akin, halos parehas naman silang crispy ang tunog. At parehas naman silang maganda. Ayan, so para sa akin, lamang lang ng gabuhok yung ating equalizer. Ayan guys, pero mas lamang din yung kanyang presyo ng 5,000 kumpara sa ating enhancer. Okay guys, 3,585. Kung gusto nyo makatipid ng 5,000 or 5,000, so dito muna kayo sa DXB, lalong-lalo na yung mga kapos sa budget or nagtitipid. So mas napaganda natin yung tunog ng ating integrated amplifier. Ayan. Kung wala pa naman kayong budget, ba't hindi kayo mag-stick muna sa amplifier lang muna or integrated amplifier, at meron naman na siyang tone control para sa bass and treble. Okay guys, so secondary na lamang yung ating sound enhancer or papaganda ng tunog. Okay guys, so sa mga hindi pa nakakalam ng ating Facebook page, ayan, so paki-follow yung ating Facebook page, ang BL Custom PH. Ayan guys, so maraming salamat sa mga nagko-comment at nagla-like and share ng ating mga videos sa ating Facebook page. Ayan. So nagpo-post tayo dyan ng mga videos natin. Ayan, sa mga hindi nakakapanood ng YouTube at kulang sa data. Okay guys, so lagi nyo abangan yung ating mga video sa ating Facebook. Okay guys. At sa mga nais na mga manood ng Full HD or full videos natin, sa YouTube naman tayo, sa ating YouTube channel, Alex On. Okay guys, at muli, ito ang yung likod, Alex On, na nagpapaalala, if you're not perfect, do it yourself.